to lang angas ng kwentong to dahil minsan ka lang makakakita ng drug lord na maraming fans gaya ni Herbert Colango at ng taong ito. Siya ang tinaguriang bayani o Robin Hood sa kanilang lugar sa Cebu City dahil sinasabing ang kinitong pusong mamon sa mga mahihirap at nangangailangan. Bagamat mainit siya sa mata ng batas at numero unong drug lord at pinakamalaking isda sa Central Visayas, hindi ito naging hadlang upang tingalain siya ng mga taong kanyang nasasakupan. Si Jeffrey Diaz, o mas kilala sa alias nitong Jaguar, ay isinilang sa Barangay Dulho, Fatima, sa Cebu City noong dekada 60. Hinubog ng kahirapan ang kanyang kabataan. Sa murang edad, hinangad na niyang mabagaw ang takbo ng kanyang buhay para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanilang pamilya, si Jaguar ay ikalawa sa pitong magkakapatid. Ang kanilang buhay ay simpleng-simple lamang. Ang ina ay nagtitinda ng mga prutas tulad ng mangga sa tabi-tabi. Samantalang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang shipping company upang mapanatili silang may laman ng tiyan araw-araw. Ang bawat araw ay may kasamang pag-asa at saya para kay Jaguar at sa kanyang mga kaibigan. Isa si Victor Yap sa mga kaibigan niya na nagbalik tanaw sa kanilang magagandang alaala. Kuwento niya, si Jeffrey Diaz daw ay talagang masayahin at mabait. Katunayan, noong sila ay mga batang 10 taong gulang, sila ay naging sakristan o altar boys sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino. Ang kanilang pagsisilbi sa simbahan ay hindi lamang isang karangalan, kundi patunay rin sa kanilang malasakit sa komunidad. Madalas din nakikipaglaro si Jeffrey Diaz sa kanyang mga kaibigan ng basketball. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagbago nang biglaang magdesisyon si Jaguar na itigil ang kanyang pag-aaral matapos niyang tapusin ang elementarya dahil sa tindi ng kahirapan. Ito ay naging simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Dahil sa mga pangangailangan at hangarin para sa kanyang pamilya, napilitan siya magtrabaho kung saan-saan at kung ano-anong oportunidad. Pero nang dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, nahiwalay siya sa kanyang pamilya noong dekada 80 nang magdesisyong lumipat ang kanyang pamilya sa Surigao del Sur. Bagamat masakit ang pagkawalay sa kanyang mga mahal sa buhay, ito ang nagsilbing rurok upang tumayo siya sa sarili niyang mga paa at hindi ito naging hadlang para tulungan niya sila. Ang kanyang kabataan ay puno ng panganib at kahirapan. Wala siyang sapat na gabay mula sa kanyang mga magulang at wala rin sapat na edukasyon. Dahil dito, napadpad siya sa dilim at doon niya nakilala ang iba't ibang personalidad na maaaring naka-impluensya sa kanya ng masama. Doon niya nakilala ang gawaing ilegal, kung kaya't mas pinili niyang pasukin ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa akalang ito ang magiging daan para sa mas magandang buhay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagsimula siya magbenta ng maliit o patingi-tingi. Ang unang beses na siya ay nahuli ng mga otoridad ay doon sa Naga City na nagpaalala sa kanya na ang kanyang pinasukang trabaho ay mapanganib. Ngunit sa halip na matakot, mas naging matibay pa ang kanyang loob sa kanyang paglaya. Nangako siyang maging mas matagumpay at ipagtanggol ang kanyang teritoryo at operasyon sa anumang paraan. Sa mga sumunod na panahon, naging kilala na si Jaguar sa bansa bilang isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang drug lord. May mga tauhan na siyang handang sumunod sa kanyang mga utos, may mga koneksyon siya sa maraming lugar, at may mga hitman siyang handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngayon, lalo pang naging malupit si Jaguar dahil nakakakuha na siya ng proteksyon mula sa mga mataas na politiko at maging sa ilang tiwaling alagad ng batas dahil umano sa pagbibigay niya ng pampadulas para protektahan ang kanyang ilegal na negosyo. Dahil dito, ay tayo niya ang kanyang kaharian at naging isa sa mga tinaguriang untouchables dahil sa malalim at malawak niyang koneksyon sa rehiyon ng Kabisayaan. Ngunit sa kabila nito, siya ay may malambot na puso sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng kanyang impluensya at yaman, nananatili siyang simple at mapagkumbaba at hindi niya kalilimutan ang mga araw na sila'y nagugutom at walang-wala. Bilang pagpapasalamat sa kanyang mga tagumpay, ginugol ni Jaguar ang malaking bahagi ng kanyang yaman upang makatulong sa mga kapwa niya taga Dulho, Fatima. Kaya naman itinuturing siyang bayani sa kanilang lugar. Tuwing may kagipitan, sa kanya lumalapit ang mga tao at hindi siya nagdadalawang isip na tumulong sa kanila. Bawat okasyon, mula kapistahan hanggang kapaskuhan, ay ginagawang espesyal ni Jaguar.
pinapadama niya sa kanyang mga kababayan na sila'y mahalaga sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng masasarap na pagkain, regalo at suportang pinansyal. At upang magkaroon ng kabataan ng magandang lugar para maglaro at magbanding, nagpatayo siya ng isang malaking basketball court sa kanilang lugar. Ang kanyang hangarin ay masiguro na ang mga kabataan ay magkaroon ng magandang kabataan tulad ng kanyang nais para sa sarili nung siya'y bata pa. Nang magbalik ang kanyang pamilya sa Cebu, agad niyang inayos at binigyang seguridad ang kanilang pamumuhay. Hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya at pinagkalooban niya sila ng sarili-sariling hanap buhay para sa kanilang kabuhayan. Higit pa sa material na tulong, ipinakita ni Jaguar ang kanyang malasakit sa espiritual na aspeto ng kanyang komunidad. Bilang isang dating sakristan, alam niya ang kahalagahan ng pananampalataya. Kaya naman isa sa kanyang mga malalaking proyekto ay ang pagpapagawa ng isang chapel sa kanilang lugar. Sa pamamagitan nito, tila pilit hinuhugasan ni Jaguar ang kanyang mga nagawang kasalanan. Bagamat may mga bahagi sa kanyang buhay na laban sa batas, hindi ito naging hadlang sa respeto at pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang mga kababayan. Para sa kanila, si Jaguar ay ang kanilang modernong bayani, isang lokal na Robin Hood dahil sa kanyang mabubuting gawa sa kanila. Sa tuwing sinusubukan siyang hulihin ng mga otoridad, pinoprotektahan siya ng kanyang mga kababayan. Sila'y nagkakaisa, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa kanilang malalim na paggalang at pagmamahal sa kanya. Noong 2003, isang beses na sumubok ang kapulisan na pasukin ang compound kung saan siya naninirahan upang magsagawa ng search operation. Subalit, sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala silang napala at sila ay pilit na umurong dahil sa mga literal na batong ibinabato sa kanila ng mga residente ron. Ang pagkakataong ito ay hindi nag-iisa. Sa bawat pagkakataong may sumusubok na arestuin si Jaguar, laging napipigilan ito ng mga taong handang itago siya mula sa mga pulis. Fast forward, taong 2005, nang matagumpay na maaresto at muling maikulong ng kapulisan si Jaguar. Matapos masakote, siya ay dinala at ikinulong muna sa Cebu City Jail. Subalit sa kalaunan, napagdesisyonan na ilipat siya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nung siya ipinasok na sa Bilibid, nagkaroon siya ng oportunidad na makipag-ugnayan at makipagtransaksyon sa mga kilalang drug lord kagaya ni Peter Co na nagsilbing supplier niya. Ang Bilibid ay naging estratehikong lugar para sa kanila na magkaroon ng transaksyon. At sa loob ng Bilibid, sila ay mas ligtas sa mga mata ng publiko. Sa loob ng kulungan, naiskima nila ang kanilang mga plano mula sa pag-coordinate sa kanilang mga supplier hanggang sa pagtatalaga ng kanilang mga tauhan sa labas. At dito pa lalo naging mas malawak ang koneksyon at kapangyarihan ni Jaguar. Dahil sa lawak ng kanyang impluensya, nauutusan o nasusuhulan niya ang kanyang network ng mga tao niya para lamang sa kanyang mga pansariling layunin. Mula sa loob ng selda, maaari niyang kontrolin ang kanyang mga tauhan sa labas, maski ang mga pulis, at magbigay ng utos kung sino ang kanyang gusto na patayin o gipitin. Hindi lang mga ordinaryong tao ang nalalagay niya sa alanganin. Si Kerwin Espinosa, isang dating kakosa at kaibigan ni Jaguar sa loob ng bilangguan, ay isa sa mga biktima ng mga maniobra ni Jaguar. Ayon kay Kerwin, may utos si Jaguar sa kanyang mga konektadong pulis sa Cebu upang hulihin at ipakulong siya. At ang dahilan, may namumuo at lumalalim daw na relasyon sa pagitan ni na Jaguar at ng kanyang asawa. At plano ni Jaguar na kapag naikulong niya si Kerwin, masosolo na niya ang asawa nito kapag nakalaya na siya. Ngayon, mabilis siyang nakalaya mula sa Bilibid noong taong 2010. Matapos niyang makalaya, muling nagbalik sa negosyo si Jaguar. Ngunit sa kanyang pag-uwi sa kanyang bayan noong taong 2015, kinukumbinsi siya ng kanyang mga kababayan kasama ng kanilang kapitan na itigil na niya ang masasamang gawain. Tinanggap naman ni Jaguar ang hamon ng pagbabagong ito. Sa buwan ng Marso noong 2015, sinasabing pinili niyang iwanan ang kanyang dating mundo at mamuhay ng mapayapa at pribado kasama ang kanyang asawa at tatlong anak. Mula noon, marami ang naniwala na si Jaguar ay nagbago na. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga operasyon ng pulis sa compound ni Jaguar doon sa Dulho Fatima. Ayon sa kanilang imbestigasyon, natagpuan pa rin nila ang milyon-milyong halaga ng shabu sa lugar ni Jaguar. Taong 2016, isang taon matapos ang sinasabing pagbabagong buhay ni Jaguar, nang si Pangulong Duterte ay maluklok sa puesto at magsagawa ng mahigpit na kampanya laban sa droga. Dahil dito,
isa-isang nalantad at natotodas ang mga hinihinalang ilegalista. Sa buwan ng Hunyo ng parehong taon, inihayag ni Jaguar ang kanyang suporta sa gobyerno. Nangako siyang ilalantad niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa droga at tukuyin ng mga personalidad, protektor, politiko at mga tagapagpatupad ng batas na sangkot dito. Handa siyang isuko ang kanyang sarili doon sa Camp Crame at hindi sa Cebu sa kondisyon na maprotektahan at mabigyan ng seguridad ng kanyang pamilya sa kabila ng kanyang pagbabaliktad. Subalit sa loob lamang ng isang linggo, June 17, 2016, isang masusing operasyon ang isinagawa ng pagsasanipwersa ng mga pulis mula sa Cebu at Maynila sa Barangay Almanza 1, Las Piñas. Layo ng operasyong ito ay ang pagkakaaresto kay Alvaro Alvaro alias Barok, ang sinasabing pinakamatinding personalidad sa droga sa lalawigan ng Cebu at isa sa mga suspect sa pagpatay kay Senior Inspector Jonas Tahanlangit, hepe ng pulisya ng San Francisco Town sa Camotes Group of Islands noong April 2016. Subalit sa gitna ng kanilang misyon, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabalikwas ng pangyayari. Habang tumataka si Barok sa mga pulis, isang di umanong shootout ang biglaang naganap. Sa kasamaang palad, sa mga oras na yon bandang 10 PM, si Jaguar kasama ng isa niyang bodyguard na si Paul Vincent Igloria ay nabaril at napatay. Nakuha umano mula kay Jaguar ang kalahating kilo ng shabu na may halagang 1.2 million pesos. Ayon sa mga pulis, yung pagdedesisyon ni Jaguar na magre-retiro na siya sa kalakalan ng droga matapos manalo sa eleksyon ni Duterte, hindi raw yon totoo. Ang kanilang surveillance raw ay nagpapakita na binuo ni Jaguar ang isang bagong base ng operasyon niya sa Luzon. Naging kontrobersyal ang pagkamatay ni Jaguar dahil hindi na niya nagawa pang maisiwalat ang kanyang mga nalalaman kung sino pa kaya ang nasa likod ng pagpapakalat at pagpoprotekta sa kanyang ilegal na negosyo. May haka-haka pa nga na kaya siya itinumba ay dahil natatakot ang mga tiwaling pulis na sangkot sa ilegal na droga na sana'y isisiwalat o ikakanta niya. Ang labi ni Jeffrey Diaz ay dinala sa Cebu City bandang 1 AM ng umaga noong Martes. Ngunit maraming tanong pa rin ang bumabalot sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang labi ay dinala ng kanyang pamilya direkta sa kanilang pribadong bahay sa Barangay Dulho, Fatima. Hindi piniyagan ng pamilya na makita ng publiko o ng media ang kanyang labi. Ang bakal na gate ng kanyang tahanan ay sarado at ang mga kapitbahay ay walang komento hinggil sa kanyang kamatayan. Isang kapitbahay na tumangging magpakilala ay humiling sa mga mamamahayag na respetuhin ang pribadong oras ng pamilya ni Jaguar. Ayon dito, gusto ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ni Jaguar na magkaroon ng pribadong panahon kasama ito bago siya ilibing. Ang tahanan ni Jaguar ay matatagpuan sa loob ng 100 metro mula sa Spolarium Street sa sentro ng Dulho, Fatima, kung saan siya lumaki. Ang lugar ay protektado ng mataas na pader na napapalibutan ng ilang barong-barong, tindahan at bungalow. Di pa man umabot ng 1 oras matapos dumating ang labi ni Jaguar, may 3 lalaki na sakay sa 1 motorsiklo ang nagbunot ng baril at pinagbabaril ang 1 massage parlor na Nua Thai Food and Body Massage sa Spolarium Street na pag-aari umano ni Jaguar. Buti na lamang at walang tao sa loob at sarado ang establishmento noong oras ng pamamaril, kaya walang nasaktan. Ang massage parlor ay malapit lamang sa barangay hall at 500 metro mula sa tahanan ni Jaguar. Subalit walang gustong magsalita sa mga nangyari. At noong Sabado naman, binaril ng 2 hindi nakilalang mga lalaki na sakay ng itim na motorsiklo ang 1 pension house sa Talisay City na pag-aari ng ina ni Jaguar. Ayon sa pulisya, ang pangalan sa permit ng Gao Pension House sa Mansueto Drive, Barangay Tabunok, Talisay City ay kay Gaudiosa Diaz, ina ni Jaguar. Samantala, nang tanungin ng media ang mga kapitbahay ni Jaguar sa Barangay Dulho, Fatima tungkol sa nasabing drug lord, ganito lang ang kanilang itinutugon. Hindi namin alam, bagong lipat lang kami dito. Hindi namin siya kilala, tanungin nyo na lang yung iba. May 1 tao na nakatayo sa labas na inaakalang bahay ni Jaguar. At nang tanungin ng taga-media kung saan matatagpuan ang tirahan ni Jaguar, sinabi niyang malayo pa, 1 kilometro. Subalit, nalaman nila na 1 hakbang lang pala mula sa kanilang kinatatayuan ang bahay ni Jaguar. Tila natotolonggi sila ng mga ito. Kasunod ng trahedya sa pagkawala ni Jaguar, nagkaroon din ng sunod-sunod na insidente ng pagkamatay ng mga taong hinihinalang kaanib ni Jaguar.
Ang mga ito ay madaling makilala dahil sa kanilang magkakatulad na tato na may pangalang Jaguar. Sa ganitong pagkakataon, maging ang ilan sa mga pulis na itinuturing na protektor ni Jaguar ay napatay din. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi natinag ang mga taga-suporta ni Jaguar. Ang pagkawala niya ay tila nagdulot ng malalim na dalamhati sa kanilang komunidad. Hindi nila pinahintulutan ng media at maging ang mga pulis na makita o madokumentaryo ang kanilang pagdadalamhati. Sa isang tahimik na simbahan sa kanilang lugar, dalawang pari pa ang nagbigay misa para sa kanya doon sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino sa Barangay San Nicolas. Ngunit hindi rin ito na-cover ng media. Sa pangunguna ng isang banda, libo-libo silang lumabas at nagparada sa kalsada habang bit-bit ang labi ni Jaguar patungo sa huling hantungan nito sa Calamba Public Cemetery, Cebu City. Suot ang mga itim na damit na may nakaimprentang larawan ni Jaguar sa harap at sa bandang likod may mga salitang "We love you." Sa kanilang mga mata, si Jaguar ay ang tinaguriang Robin Hood ng Cebu City. Now, tatanungin kita tol, kung ikaw ang nasa katatayuan ng mga tinulungan ni Jaguar, kumbaga gipit na gipit ka tapos tinulungan ka ng taong ito na alam mong bigating drug lord at kriminal, magagawa mo kayang tanggapin ang tulong na yon na alam mong galing sa mali o magagawa mo kayang hangaan ang taong ito? Well, hindi rin naman natin pwedeng i-judge kung authentic nga ba talaga ang kanyang pagtulong sa mga ito o pang-uuto lamang o manipulation. Pero tiyak na yung mga bagay na ginawa niya sa batas ay mali at maaaring ang maling yon ay ginamit niya para sa mabubuting gawa. Pero posible nga ba yung tol? Kasi mahirap yun, no? Lalo na kung yung ipinangtayo niyang chapel o bahay-sambahan ay galing sa pera ng illegal na negosyo. Hindi naman siguro pwedeng gawing panghugas sa kamay kung yung tubig na pinanghuhugas mo ay marumi rin. Masarap nga naman talagang pakinggan ang mga mabubuti niyang gawa. Pero tandaan natin na minsan nakapanglilin lang ang maganda o mabuti sa ating pandinig at paningin. Tandaan din natin na minsan ang naging anghel si Satanas o mga demonyo at kaya nilang manipulahin o gawing mabuti ang masama at ang masama ay mabuti.